So, ngayong araw mga tol, Q&A lang tayo. Sasagutin ko lang yung mga ibang tanong nyo sa akin. Yung iba, nasagot ko na. Yung iba, hindi. Kasi, alam nyo naman, di ba? Anong oras na tayong natatapos sa mga gawain natin? Medyo busy talaga. So, maraming maraming salamat kay God. Maraming blessings yung binibigay sa akin. Kahit pagod, pero hindi naman stress. Okay mga tol, kamusta? Ayos pa tayo dyan? Maligayang pagbabalik dito sa channel ko mga tol. At maraming maraming salamat ulit sa pagbisita nyo. At kung bago ka lang, ngayon ka lang napadaan. Ako nga pala si Warm Carubio at isa po akong Peeling Graphic Designer. Okay game, huwag na natin patagalin. Ayoko rin aksehin yung minuto nyo. Gusto ko lang sagutin at gawa ng video para sa mga susunod na magtatanong, meron na silang reference pag nakita nila tong video na to. So para hindi na paulit-ulit kasi hindi talaga ako makareply agad. Okay, unang tanong, galing kay si Ray Decoda, anong printer gamit mo sir? So ang gamit kong printer ay dalawa lang, Epson L360 Pigment Ink at Epson L120 Sublimation Ink. Next, galing kay Watsky Octaviano, boss, yung sublimate po ba pwedeng ilagay din sa 100% cotton na shirt? Salamat. Oo tol, pwedeng pwede. At next, galing kay Vincent Rioja, boss, eco bag po, paano diskarte? Pigment or sublimation po ba gagamitin? Thanks. Okay tol, pwedeng pigment, pwedeng sublimation. Sa pigment, nag-transfer paper. So sa sublimation, no, sublimation paper, sublimation process. At pwede rin naman si vinyl, yung ginagamit natin na para sa t-shirt. Okay, next, galing naman kay Villamor Isore Jr. Brand name po ng Silhouette Camello boss. Brand name, so siguro ang tanong mo kung ano yung gamit kong Camello. So ang gamit ko ay Silhouette Studio Camello 3. So yun yung Camello yung ginagamit ko. Sunod, galing kay Rodney Siat, idol, anong GSM gamit mo sa phototap? So tol, hindi ko alam kung anong GSM yung ginagamit kong phototap, pero ipakikita ko na lang sa'yo. So eto yung gamit kong phototap tol. So hindi ko alam kung anong GSM yan. Wala siyang nakalagay. So ayun yung ginagamit kong phototap tol. So galing kay Quentin Marchesa Santos. Good day sir, I have been subscribing you on your YouTube account and I have watched most of your videos. Gusto ko lang po sanang itanong kung kanino po kayo nagpapasupply ng face tube mask. Facebook page name will do. Gusto ko rin po kasi sanang itry for my business. Okay, una tol, Quentin, next time, sana walang Inglesya. Joke lang tol. Ang supplier natin sa tube mask ay si Unisex Corner. Ilalagay ko na lang yung Facebook account niya dyan sa baba sa description. Ikiklik mo na lang, tapos message mo siya. Okay, next, galing kay Monica Pedrido. Sir, ano kaya ang magandang printer para sa mga vellum board? So, kung hindi ako nagkakamali, parang nakagamit na ako sa kanya nung gumawa ako ng calling card ata o hang tags din. Basta nung dati pa yun, nung nagsisimula pa lang din ako, yung nakita ko siya sa ano eh. Kasi wala pa akong alam dati sa mga bilihan. So, sa National Bookstore ako, nakabili ata. So, isang beses ko lang siya nagamit. Ginamit ko siya sa calling card. So, ang printer na gamit ko doon ay si Epson L360 ko na pigment ink. So, ginamit ko sa calling card at hang tags ata yun. Matagal na eh, hindi ko na matandaan. At kung anong magandang printer ink para sa vellum board, hindi kita masasagot dyan kung ano yung maganda eh. Pero kung ako, syempre, okay na ako dito sa Epson L360. Maganda rin naman siya. Okay, next. Galing kay Mixmo _ on. CS6 po ba yung gamit yung Photoshop? Okay tol, ang gamit ko ay Photoshop CC 2020. Pero nakagamit na rin ako ng CS6. So, si CS6 ang kauna-unahan kong Photoshop na nagamit. Diyan ako nag-aral mag-edit. Diyan ako nagsimula mag-aral mag-edit. Kasi madaling siyang gamitin nung time na yun. Yung computer ko, mababa yung specs. O mababa yung specs ng computer ko. So, ayun, CS6. Tsaka yung CS6 lang yung binigay sa akin nung pinaghingian ko. So, hiningi ko lang din yan, tol. Okay, next, galing kay Moy Medlina, o si Kuya Moy. May YouTube channel din siya. More on tutorial siya sa pag-edit ng video. Ang tanong niya, ano talaga yung brand mo pagdating sa alak? Okay, ang brand ko sa alak ay wala naman. Depende sa mood eh, o depende sa kaharap. Yan. Pero kung ako tatanungin mo, yung mas nagustuhan ko talaga, bukod sa Jing Calamansi, ay yung Ramcola, yung Tanduay, tsaka ako. Pinaghahalo ko yon. Ang sarap nun, tol. Promise. Teka, ba't parang sineryoso ko yung tanong? Okay, next. Galing kay
Bianca Gervasio. Hi po, pwede po bang gamitin yung HP Tank 500 na printer sa Quap Transparent? HP Tank na printer, hindi ko sure tol ha, kasi hindi pa ako nakagamit ng HP Tank o HP na printer. So, kung pwede siya sa pigment ink, so pwede rin siya siguro, or pwede siya sa Quap Transparent kung nakapigment ink siya, kung kaya niya. Pero kung hindi, ay hindi siya pwede tol. So, sana nasagot ko ng maayos tol yung tanong mo. Okay, next, galing kay Labas Mo Timo. Ano kaya yung pinakamurang printer for vinyl sticker? And yung pwede din ipang-print sa mga paperwork? Salamat tol. Pinakamurang printer for vinyl sticker. So ulit tol, hindi ko alam kung ano yung pinakamurang printer. Pero parang para sa akin ha, ang bilhin mo na lang si Epson L120. Mura kasi siya. Nabili ko lang din siya ng 4K or 4.5 ata sa mall. Tapos nilagyan ko na lang siya ng, or lagyan mo na lang siya ng ano, ng pigment ink. Huwag mo na lang isalin yung original dyeing niya. So pwede siya tol sa vinyl sticker. Sa mga, tsaka sa mga documents. Ayan, sa tanong mo sa paperwork, pwede rin siya. Okay, mag Epson L360 ka na lang kasi 3-in-1 na siya. Meron ng scanner, Xerox, tsaka print. Okay, next na tayo. Just a poor boy. Idol, or artista ka rin po ba? Ha ha ha. Keep safe. Nice blast. So, okay na tol. Nasagot ko ba yung tanong mo? Okay, next, galing kay Tol Everybody's. Idol, pasend naman sa email yung vegan small templates. Hindi ko din ma-access. Salamat. Nga pala idol, saan mo binili yung mismong mini plate? Online ba? Parang sinabi mo kasi or pinagawa mo. Salamat ulit. Okay tol, tama ka. Binili ko siya sa online. Hindi ko na matandaan kung sino. Gusto ko nga rin ulit umorder eh. Hindi ko na matandaan kung saan ako bumili. O wala na kasi, natabunan doon sa messenger eh. Chinat ko lang siya eh. So nakita ko lang din siya sa mga groups na nagbebenta siya nun. Pero meron akong kakilala. Message mo si Imprenta Graphics Manila. So, pwede kanyang gawa ng mini plate na keychain. Imprenta Graphics Manila tol. Search mo, message mo sila. Maganda silang kausap. At shoutout din sa kumpare kong lagi nakasuporta sa akin. Kahit wala naman siyang kanalaman dito sa printing, lagi siya nanonood. Ramdam ko yon yung pagsuporta. Tunay talaga. So, shoutout sa'yo, Erickson Kalalang. Pare, ingat ka palagi ha. Stay safe. Yun lang. Okay, next, galing kay Dwight De Vera. Boss Warm, okay ba yung Sable Milk sa Beanie? Oh, eto ata yung bonnet, mga tol. So, hindi siya pwede. Kasi may client din ako na nagtanong na rin sa akin yan kung pwede. Sinabi ko hindi pwede kasi hindi kaya nung dumikit doon. Kasi di ba nai-stretch yung bonnet or yung beanie. So, baka matanggal siya pag nai-stretch, pag sinuot na. So, nag-suggest ako sa kanya, or i-suggest mo na lang tol sa client mo, or kung ikaw mismo yung gagawa, ipatahin mo na lang tol, mas matibay pa, pag sa beanie or sa bonnet. Okay, next, galing kay Duhat Country. Boss, thank you sa mga tips, ang laking tulong po talaga. Sana madaming tips and technique ka pang ituro. The best yung gantong vlog. Sana pwede ka pong makontak para sa mga tips kung magamit about sa pag-sabli. Salamat po, boss. So, salamat din sa iyo, Tol Duhat Country. Salamat sa suporta mo. So, okay lang. Pwede mo naman ako kontakin sa personal account ko, yung FB. So, sa lahat ng gusto magtanong sa akin, nandiyan lang yung FB account ko sa description. Lagi yan nandiyan. Lagi ko yung nilalagay para in case, di ba, mga tol. Okay, next, mga tol. Galing kay Ses Gabarubias. Hello, tol. Wow, close. We just started our printing business. Madami kaming tinatry para mag-expand, like services, mga company, including the mailing envelope. Paano ba gawa ng paraan maging borderless printing ang Canon MP237? And anong mga suggestion yung printer in case na mag-upgrade kami ng dying? Thanks in advance and more power. God bless sa'yo. Okay, una tol, God bless din sa'yo. Maraming salamat sa suporta din sa channel ko.
Good luck sa business. Borderless printing sa Canon na MP237. Okay tol, ulit, hindi pa ako nakagamit ng Canon na kahit anong printer na Canon. Ang ginagamit ko lang, ang nagamit ko pa lang talaga yung Epson. So, hindi ko masasagot yung tanong mo about sa borderless ng printing ng Canon. Sagutin ko na lang yung tanong mo na in case na mag-upgrade kayo. O siguro mag-Epson ka na lang, pang-business talaga. Para sa akin ha, pang-business yun. Galing kay Anthony Atwell. Paps! Sana notice nyo, ang hot melt sublimation, pwede po ba sa lahat ng fabric? Okay tol, ang hot melt sublimation o yung sublimate ay pwede sa lahat ng fabric. Basta didikit siya, tela siya, hindi plastic, pwede yung sublimate. Okay ito mga tol, galing kay Androk Koy. Bro, anong brand ng lace ginagamit niyo? Yung nabili ko, hindi maganda ang quality. Ano po ang better, glossy or matte? Salamat idol. Okay tol, hindi ko alam kung ano yung ginagamit kong brand. Pakita ko na lang sa'yo. So, hindi ko alam kung anong brand to. Basta pag bumibili ako, sinasabi ko lang kung meron silang lanyard na pang ID lace. So, matik naman na ito yung binibili sa akin. So, pasensya na tol, hindi ko alam yung tanong mo kung anong brand yun o kung anong lace yun. Okay, next galing kay ako si Ramnad Pascual. Sir, baka pwedeng pasend sa Gmail ko yung mini plate keychain template. Okay sir, sige, walang problema. Pero i-PM mo ko kasi sigurado makakalimutan ko yan. Ulit, yung FB account ko, nandiyan lang sa baba. Okay mga tol, habol ko lang ha. Kasi mayroon mga nagtatanong din sa akin about dito sa smooth film. Ito. Kung saan ko raw ito ginagamit o kung para saan siya. Ginagamit ko ito tol, itong smooth film. Pag gumagawa ako ng calling card or yung mga hang tag. Pag gusto ni customer na glossy, ito yung ginagamit ko. Itong smooth film na to. Okay, may nagtanong din sa akin kung pwede raw to sa vinyl sticker. Yung Sakwap tsaka yung iTech. Yung pigment na sticker. Kung pwede rin daw to. So, hindi ko alam kung pwede siya. Hindi ko pa kasi siya na itatry. So, ayoko naman sabihin sa inyo na pwede siya. Kasi hindi ko alam eh, baka malusaw siya eh. Kasi sobrang init eh. Ang temperature niya kasi is 140 at 160. So sa bagal nung laminator, baka habang dumadaan, eh masunog siya. So hindi ko masasabi kung pwede siya. Hindi ko pa naman natatry. Pero hayaan nyo, itatry ko. Next time na meron akong gawang sticker, subukan ko siya sa ganito. So ganito yung itsura niya tol. Parang yung pang-laminate dun sa ginagamit natin sa mga IDs. Na ano, yung makapal. So parang ganun din siya. Pero sobrang nipis niya talaga. So kung gagamitin nyo to, siguraduhin nyo na hindi mahangin o hindi siya malukot bago nyo isahan sa laminator. Hot siya, hot process siya sa laminator. Diba may dalawa yon, isang cold, isang hot. Okay, example mga tol. May print to ha. Hang tags to or calling card ha. Kumari may print mga tol. Pwede siyang baliktaran. Pag gusto ni customer yung hang tags niya or yung calling card niya eh. Laminated ng back to back, front and back. Pwede siya mga tol. Salang nyo siya ng ganyan. Pati yung likod, merong laminate. Meron naman mga customer na okay lang sa kanila. Harapan lang. So pwede rin para makatipid kayo at mas mabilis yung trabaho nyo. Pwede nyo siyang pagpatungin, harap, tapos lagay nyo lang sa loob, tapos salang nyo na. So, ganun yung ginagawa ko, tol. Okay, mga tol, last na, pahabol na lang to ha, kasi maraming tatanong din sa akin about sa color swatches. So, ibibigay ko na rin sa inyo yung link sa baba ng mga nanghihingi para isang click nyo na lang na hindi nyo na kailangan mag-screenshot o mag-subscribe sa akin. Basta nanonood kayo sa akin, okay na sa akin. Okay mga tol, limang page yan. Ibibigay ko na lang sa inyo yung link ulit nandyan sa description sa baba para hindi na rin tayo humaba. Pasensya na, medyo humaba yung video. So, explain ko na lang din sa inyo kung paano yan gagamitin. Okay, gagamitin nyo yung swatches na yan na parang ganito. Yan. So, pinirin ko siya dito sa micro twill kasi madalas akong gumagamit ng micro twill sa mga etiketa. So, tinitignan ko na lang yung mga kulay dyan kung ano yung kulay na kailangan ko. Nandyan din naman yung code. So, yung bibigay ko sa inyo yung color swatches, iprint nyo sa damit o kaya sa mug o kaya dito sa micro twill para in case na meron kayong gagawin na design o print sa mug, meron na kayong kopyang ganito. Malalaman nyo na yung mga kulay. Kasi iba-iba yung output sa mug, sa damit, at sa micro twill mga tol. Ha? At iba rin sa mga mousepad o kahit saan. So siguro sa akin na mag-ano na lang kayo, mag-provide na lang kayo bawat print ng ganito yung mga color swatches. So kung may sobra kayo reject, printan nyo yung mga reject nyo. Para next time alam nyo na kung ano yung mga code ng kulay na gagamitin nyo. So, ganun lang yung ginagawa ko. Nag-print na ako sa ganito. Yan. Para titignan ko na lang kung ano yung kulay.
Okay, isa pa mga tol, itong gray code na sublink, yan. So, marami rin nagtatanong sa akin o humihingi ng gray code para sa sublink. So, isa rin yan sa nagpapahirap sa atin. Hanggang ngayon, mayroon pa rin ang hihingi sa akin. So, ulit, nakuha ko lang din to sa groups, sa FB, mga tol. Hindi rin ako ang pasimuno nito. Hindi ako ang creator nito. So, credit kung sino ka man na naka-invento nito. Napaka-henyo mo, tol. Credit sa'yo. Shoutout na rin sa'yo. Thank you dito. Kasi napakalaking tulong sa akin nito. So, ulit, mga tol, nasa description yung link nito. Kunin nyo na lang. I-print nyo na lang. Ito yung code, oh. Kada may kailangan kayong kulay ng gray. Ayun. May light, may dark gray. O yan, mabilis lang. Hindi nyo na kailangan mag-screenshot to, ha. Wala na yan. Kahit di na kayong mag-subscribe. Okay mga tol, hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo or nakapulot kayo ng konting idea sa akin ngayong araw na to dito sa Q&A natin. Tol, dating gawin. Kita-kit, next upload. Sharing is caring mga tol, ha. At lagi ko sinasabi sa inyo, huwag niyong pakakainin yung mga tamad. Tamad yung mga yan, ha. Tol, ha. Okay, peace mga tol. Ingat tayo palagi, ha. Pagmamahal lang. Warm Karubyo po. Ingat.